Hello mga kaibigan, magandang araw. Ito na naman si Coach Harvey Tino, nagsasabing have a nice day. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay tungkol po ito sa the law of leverage. Ano ba itong law of leverage na palaging nababanggit ng mga mayayamang negosyente? The law of leverage, ayon kay Rani Panaligan, is the key to exponential wealth. Ayon naman kay Google, law of leverage is when you get paid or earn without work. Ayon naman kay Robert Kiyosaki, law of leverage is multiply your time and effort through other people. Ngayon, himay-himayin natin ang the law of leverage, step by step. Ano nga ba ang law? Pag sinabing law, ito ay isang batas. Pag sinabing batas, ay hindi mo pwedeng questionin. Hindi mo pwedeng suwayin. Dahil ito ay batas. Ano naman ang leverage? Ito ay galing sa simple word na lever. Ang ibig sabihin ng lever is a simple machine. A simple machine na nakakatulong sa iyo. So ibig sabihin, ang the law of leverage, ito ay batas ng tulong. Or batas ng tulungan. Para mas maintindihan niyo mabuti kung ano ang law of leverage, ay gawin nating example ang ginawa ni Don Mariano Cui nang siya ay nag-uumpisa pa lang magnegosyo. Siya ay nagtatrabaho sa isang butika kung saan alam ni Don Mariano Cui na ang mga tao ay nangailangan ng gamot sa sugat dahil ito ay gira, maraming mga sugatang mga Pilipino. Kaya ito'y ginawa niyang opportunity o pagkakataon para makapagnegosyo. Inumpisahan niya ang kanyang pagnegosyo sa pamamagitan ng pagbili ng mga tablita mula sa pinagtatrabuhan niyang butika. At ang tablitang ito ay kanyang inaalok bahay-bahay o tao sa tao. At inaalok niya ito na panggamot sa mga sugat. Ang kita nito ay kanyang inipon, hindi niya binili sa kanyang mga pagkain, masarap na pagkain, hindi niya binili sa mga Red Horse, hindi niya inipon at bumili pa siya ng tripling daming tablita para naman ito iyang ibinta ulit hanggang sa box-box na ang kanyang mga nabibiling tablita na ilalako doon sa mga kanyang customer at hindi na niya ito kayang buhatin. Doon na bumili siya ng kariton. Ang malaking box at ang kariton ang nagsisilbing kaniyang leverage. Gaya ng dati ng unang panahon ng unang maimbinto ang lever na nakatulong ito sa pagbuhat ng malaking bato. Dito naman ngayon ay kay Don Mariano Cui, hindi na nito kayang buhatin ang kaniyang maraming mga tablita kaya inilagay na niya ito sa box para madali na niyang buhatin. So ang box ang nagsisilbing leverage or tulong. At dahil sa marami na ang kanyang box, mabigat ito, ay inilagay na niya ito sa kariton. Para itong kariton naman ang magsisilbing sa kanyang leverage or tulong. Tuloy ang kanyang pananegosyo, ang pag-iikot-ikot ng kanyang pira, ang kanyang mga kita ay hindi niya ito binili sa Red Horse, hindi niya binili sa mga masarap na kain, kundi ganun pa rin ang kanyang kinakain. At ang kita niya ay kanyang iniipon at pinararami. At binibili niya ito ng mga tablita hanggang sa dumami. At dahil sa marami ng mga boxes, bumili na siya ng dalawang kariton. Dahil sa dalawang kariton na ito, hindi niyo kaya na siya lang mag-isa. Kinakailangan na niyang pakiusapan yung kanyang kaibigan na siya na ang mag-drive sa pangalawang kariton. At silang dalawa ay magkasamang maglako ng kanyang mga panindang tablita ibinta sa mga customer. So ang kanyang kaibigan is another form of leverage. Imbis na siya ang mag-effort, magbinta, magdamag na magbinta doon, kundi ang kanyang kaibigan na ang magbinta. Siya na ang gagawa sa trabaho niya. Dahil sa kaibigan niya, naparami niya ang oras niya at ang effort niya. Senaryo ito, gawin nating 5 kariton. Kukuha pa siya ng 3 tao. Ibig sabihin, 5 na silang tao ang nagtatrabaho. Pareho lang.
yung apat na 8 oras ay kanya. So nagiging 5 times 8. So mayroon na siyang 40 hours na pagtratrabaho. Dahil mayroon siyang 4 na mga tao nagtratrabaho 8 hours. So mayroon na siyang 40 hours. Sa 40 hours na yan ay siya ay nababayaran. Kumikita kahit yung 32 hours hindi na siyang nagtratrabaho. 4 na mga tauhan na niyang nagtratrabaho. Pero siya pa rin ay kumikita. To make the story short, ang drugstore ni Don Mariani Cui ngayon, ang Mercury Drug, ay meron ng libu-libong mga tauhan na nagtratrabaho sa kanya. Meron na siyang 1,200 branches nationwide. Yun ang leverage. Kaya napakayaman na ni Don Mariani Cui. Kahit napatay na siya ngayon, ang pinagpatuloy na ng kanyang anak at kanilang negosyo, pero napakayaman niya dahil yan sa na-apply niya ang the law of leverage. Si Lucio Tan na may-ari ng Philippine Airlines, ang sabi niya, I would rather earn 1% of 100 people's effort than 100% of my own effort. Ang ibig niyang sabihin ay okay lang sa kanya nakikita kahit 1% lang sa 100 katao. Kaysa 100% ang kanyang kita na sarili naman niyang pagod. Meron siyang empleyado na 100 at kahit piso lang ang kita niya sa bawat isa nito, 100 pesos pa rin yun. At ang kagandahan dun, wala naman siyang ginagawa. Be wise sa paggamit ng pera. Ang kita nito, huwag mong gastusin ibili ng Red Horse o ibili ng Lechon Manok. Kasi ganyan talaga mga Pinoy. Ugali natin. Yung kita natin, may kita ko ngayon, malaking kita ko, 500. Bili natin ito ng Lechon Manok. Ang mga ugali ng Chinese ay hindi ganyan. Dahil sila ay sanay sa tiis, sanay sa hirap. Ito mga Chinese sanay sa hirap kasi sila ay takas mula sa China. Di ba? Ang China ay isang komunistang bansa. Lalo na yung North Korea, di ba, na komunista, wala talaga makakalabas sa kanilang bansa. Pero ang China, pwedeng makalabas. May demokrasya pa rin China. Pero, alam niyo ba, dahil doon sa China, yung mga ordinaryo mga Chinese doon, mga ordinaryo mga tao, ay hindi naman silang nag-decide kung ano ang kanilang pwedeng ulam or kainin sa breakfast or kainin sa tanghali or sa dinner. Dahil ang gobyerno ang naghahain ng kanilang breakfast, kanilang tanghalian at dinner. Except doon sa mga elite, yung mga mayayaman. Pero yung mga ordinaryo gaya natin, ay naku, hindi tayo pwede makapag-decide. Sila ay hindi pwede mag-decide. Ang kanilang pagkain dyan ay mostly lugaw. Pag breakfast, lugaw. At vegetables. Aking nakalap na informasyon, kada tanghalian lang sila makakain ng sinaing na bigas. Kasi kadalasan talaga, lugaw. Kaya dito sa Pilipinas, pag nandito sila, sanay sila na maglugaw. Hindi sila nasasanay na bili agad ng lechon manok tulad ng mga Pilipino, bili ng Red Horse. Kasi tayo mga Pilipino kasi ay mayaman sa resources. Alam mo ba mga tayo mga Pilipino? Kaya hindi tayo umasinso kahit na mayaman ang mayaman natin. Bakit mayaman na? Mayaman sa resources ang ating bansa. Hindi lang tayo tinuruan kung paano gawin itong pira. No, kasi ang tinuro sa atin ay inimpart sa ating utak ay trabaho. Utak empleyado. Wala talaga nag-iisip na mag-entrepreneur kasi hindi tayo tinuruan dyan. At the moment na mag-isip tayo na mag-entrepreneur o mag-negosyo, ay nauunahan tayo ng kanilang takot, ng ating takot na baka mablugi, baka hindi ito mabinta, baka pagtawanan tayo. Yun ang nauuna. Kung ikaw nanonood dito at seryoso ka na umasinso, gayahin mo lang yung ginawa ni Don Mariano Cui. Na yung ganyang kita, kasi empleyado siya that time. Empleyado siya, mayroon siyang sweldo. At yung sweldo niya, yun ang pinagkukunan ng kanyang pagkain, basic needs araw-araw. Pero yung extra income niya, na pagbibinta ng tablita, ay hindi niya kinunan yung pira nun. Kanyang inipon hanggang sa makapag-leverage na siya. Kaya tingnan mo siya ngayon. Grabe, kahit na wala na si Don Mariani Cui, yung anak na lang niya. Pero grabe, 1,200 branches nationwide. At ang yaman-yaman, sila ang number one na
drugstore dito sa bansang Pilipinas. So yun lang ang topic natin ngayon guys, the low leverage. Sana meron kayong natutunan na kahit papaano. At huwag kalimutan mag-subscribe, hit the notification bell. Bye-bye!